Sabi kasi nila, yung ganitong cases daw, mawawala lang kapag nagkaanak ka na. Hi! Kamusta po kayo? This is Rosjel A. Sana po ay magtagal kayo. Iba-iba tayo ng nararanasan na period cramps. Minsan parang may difficulty levels din. Merong easy, medium at hard. Yung pain nakadepende rin. Minsan nasa hips, nasa chan, nasa breast, nasa legs, at kung saan pa mang parte ng katawan. At kung siniswerte ka nga naman, ay nasa'yo na ang lahat. My first period is very painful. Isinisip ko pa ngayon sa spaghetti na kinain ko kasi yun yung pinakalas na kinain ko. Only to find out na dumating na pala yung period ko. Since nag-start akong magkaroon, hindi na ako tinantanan ng period cramps ko. So ininda ko yung period cramps ko every month for almost 10 years now. Marami na akong na-try for years. Nagpa-check up na din ako kasi parang hindi na nga siya normal. Pero sabi naman ni Doc, mga tatlong doktor na ating napuntahan ko, sabi naman nila is normal lang daw at okay lang daw. Sabi kasi nila, yung mga ganitong cases daw mawawala lang kapag nagkaanak ka na. Totoo daw po ito, sabi ng mga may experience na. Sabi din ng mga doktor na napuntahan ko na parang ang solusyon lang talaga para permanently na mawala yung sobra na pananakit tuwing dysmenorrhea ay pag nanganak ka na. Marami na rin akong kilala na may anak na ngayon na ganito rin yung mga naranasan nila. And sabi nga nila, nung nanganak na daw sila, saka at least na nabawasan or nawala na talaga yung period cramps nila every month. Kaya tayong mga dalaga pa, tiis-tiis na lang muna. Trinay ko rin gumamit ng napkin na amoy organic na kapag naglalakad ka, amoy na amoy mo talaga yung amoy damo. Pero tinigil ko na siya kasi after ginamit ko siya ng medyo matagal-tagal eh, pero wala talagang changes. And ang mahal pa niya, parang 250 pesos yung isang pack na 10 pieces. Meron ding hot compress o yung parang Vicks na pinapahid sa tiyan. Na-try ko na lahat actually ng mga advices nila, ng mga kakilala ko na try mo to. Nag-i-effect sila sa first gamit mo. Kapag ginamit mo siya, yung parang hot compress, Vicks, nag-i-effect nga siya sa first try. Pero kapag inuulit-ulit mo na siya, nawawala na siya ng bisa. So yung i-share ko sa inyo ngayon is yung ginagamit ko na ngayon for almost years. Na kahit paulit-ulit ko man siyang gawin, paulit-ulit ko siyang ginagawa is nandoon pa rin yung effect, nawawala yung sakit and then nagle-lessen yung pain. Una is paracetamol. Yes, alam kong very basic lang ng paracetamol, pero sa lahat kasi ng pain relievers na na-try ko, paracetamol lang talaga yung pinakamabilis mag-effect. Parang nasa 5 minutes ganun, nafe-feel mo na talaga na nagiging drowsy ka na, tapos nafe-feel mo na nagle-lessen yung pain. Daladala ko palagi itong paracetamol ko. Kahit anong paracetamol, type ng paracetamol is effective. Na-try ko na lahat yung Biogesic, paracetamol Biogesic, yung red ang lalagyan. Pero yung ginagamit ko ngayon is ito. Ayan. Yung green. Yung green ang sulat niya, tapos white. Ginagamit ko rin naman yung Biogesic kapag nauubusan ako nito, yung kulay blue, yung lalagyan, tapos kulay orange yung pills. Effective din yung mga yun. Basta paracetamol, pang flu man siya, or ito is Nalgesic. Pero pare-pares din naman sila. Effective silang lahat and pare-parehong mabilis mag-effect sa body pains. All-in-one and napaka-effective talaga. At yun na nga yung nasabi ko kanina, yung parang may pagka-sleeping pills effect siya, kaya maganda yun. Kasi kapag, syempre pag masakit, mas maganda kasi kapag itutulog na lang. Para pag gising mo is okay na. Tinitake ko isa every after a meal. Nag-e-effect agad siya, bigyan nyo lang ng onting time, mga 5 minutes, ganun, mafe-feel nyo na yung changes. Last, imbis na hot compress, eh yung steam ang gamitin mo. Kailangan mo lang ng ihian or urinal para comfortable. Tapos ilagay mo yung hot water. At dapat yung steam is yung kaya lang ng balat mo. Mas mainit kasi is mas maganda. And para mas dama. Upuan mo lang ng 10 to 15 minutes. Depende sa'yo, pero ako kasi ginagawa kong 30 minutes. Hanggang mawala yung init ng steam. Napaka-comfortable kasi niya. Nalilesen or nawawala yung pain.
Ginagawa ko lang ito kapag masakit na talaga yung tiyan ko, yung para bang hindi mo na alam yung gagawin mo kung sisigaw ka ba, iiyak ka, or ano pa man. So yun yung ginagawa ko kapag hindi ko na talaga kaya or kakaiba na talaga yung sakit. Mas comfortable kasi kung nakaupo ka, lalo na kung may steam. Matagal din akong nag-struggle kakahanap ng hiyang ko. Sinabi din lang sa akin to pero sinubukan ko. And ayun nga, effective. Wala namang mawawala sa atin pag susubukan natin. May mawawala kung hindi mo susubukan. Kasi kapag hindi ko sinubukan, edi hindi ko malalaman na yun pala yung magiging solusyon sa matagal ko nang iniindang cramps at kung ano-ano pang sakit ng katawan. Hirap kasing maging babae. Nakaka-trauma pa nga, diba? Kasi laging kang kinakabahan kung kailan siya darating na sana hindi siya masakto sa kung anumang importanteng event na meron ka. Gaya na lang ng kung anumang celebration, exam, at anumang importanteng bagay. So ayun na nga, napakasimple. Dalawang step lang siya, paracetamol at hot steam. Sana nakatulong ako sa inyo. Kung na-try nyo na or kung meron din kayong alam na makakatulong sa ating lahat, please let us know in the comment section below. Thank you so much and I hope you have a great day. Bye-bye!